Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood. Maaari nyo pong i-click yung video at palagi nyo tatandaan na kailangan nyo i-subscribe at saka i-like para makita nyo naman ang lahat lang ng video ni i-upload ko. Ayan, hindi lang ito ang video ni i-upload ko, kundi marami pa sumusunod. Ayan, and then guys, at tapusin nyo po itong video na ito dahil at the end of this, may surprise ako sa inyo. Ayan. Now, pag-usapan natin ngayon ang pagiging bakla. Mga kapamilya, hindi madaling magiging bakla. Ang pagiging bakla. Kasi bawat tao, bawat bakla ay may mga kapakanan sa buhay. Maraming responsibilidad at marami silang tungkulin na dapat gagawin. Ang mga bakla ay hindi salot sa lipunan. Hindi sila yung ididiin kapag anong nangyayari sa mundo. Bakla akong tawagin, pero maraming natutulungan. Ayan. Ikikwento ko sa inyo kung paano ako nagiging bakla. Guys, maniwala kayo sa hindi. Ang pagiging bakla ay hindi madali. Ito ay totoong usapan lamang po at pwede po kayong makinig hanggang sa ending tong video na ito. Ayun man yung sinabi ko, ang pagiging bakla ay hindi madali para sa atin. Minsan, maraming mga bully. Minsan, maraming mga kaugalian ng ibang tao na hindi natin nakakayanan. Pero kinakaya natin dahil ito ang nararapat para sa ating kapakanan. Maikwikwento ko sa inyo ang tungkol sa akin. Dahil nagsisimula ako na naging bakla ako noong elementary years ko pa lang. Kasi hindi ko alam kung paano ako nabuhay, kung paano ako nagiging bakla. Kasi nararamdaman ko na lang kung ano ang inuutos sa puso ko at kung ano ang nasa puso ko. Hindi madaling maging bakla. Kagaya lang naman kung sino ngayon ang baklang nanonood, dapat magiging aktibo kayo sa lahat ng mga bagay. Noong elementary days ko, minsan, nagda-doubt ako kung bakit ako naging ganito. Yung parents ko naman, marami silang mga sinasabing hindi kaaya-aya. Example, halimbawa lang naman ang sinasabi nila, kung magiging bakla ang anak ko, hindi ko yun matatanggap. Of course, hindi kanilang matatanggap sa salita. Pero, kapag ipapakita mo kung ano ang totoong ikaw, matatanggap at matatanggap kanila. Yung ginagawa ko noon, hindi madali. Kasi, yung parents ko talaga, hindi nila ako matatanggap. Nung elementary pa ako, ginagawa ko lahat upang maging lalaki talaga ako. Ginagawa ko na maging straight boy ako, straight guy ako. Pero hindi ko nakayanan talaga. Mali man yung mga sinasabi nila na influence daw ang pagiging bakla. Nakukuha mo daw ito sa ibang tao, sa ibang bakla, yung kaugalian nila. Ayan guys, ganun man, patuloy kong nirerespeto yung kaugalian ko. Patuloy kong nirerespeto kung ano ang kasarian ko. Kasi, sabi pa nga nila, respetuhin mo kung ano ka. Huwag ka nang mag-matter sa ibang tao as long as makakaya mo. As long as maipadama mo sa kanila na importante ka sa kanila. Guys, hindi man tayo gaano importante sa ibang tao, ang pinaka-importante,
mahalaga tayo sa mundo. Mahalaga tayo sa ating pamilya. Kasi maging wala ang lahat kapag wala kang ginagawa. Ayan guys. Actually, ngayong umaga, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nag-grow na sa aking pagiging bakla. Guys, kung gusto niyo pong kung gusto niyo po itong itangkilik na video, puputulin ko muna and then next video na naman tayo. Ayan, para maging excited kayo. Alam niyo ba, may surprise ako sa inyo kapag nagtumatangkilik kayo sa video ko. Ayan. Guys, once again, abangan nyo ang second chapter ng buhay ko. Ayan. Good morning, good morning, good morning. And see you. Salamat sa panonood. Ayan. Bye-bye. Good morning.